O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito paman sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ng buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghang tulad nung labas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip, ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin, lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya nang iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa.
ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papupurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang kaaking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga akong magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. At nagdalita siya. Kaya namasukan siya sa isang mayaman sa lupaing iyon. Siya'y pinapunta niya nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain. Kahit mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y mamamatay ng gutom dito,
Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko po kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong nilustay ang inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ang pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Nakasisiguro ako noong karamihan sa atin ay pamilyar sa kwentong ito. Kwento ng alibughang anak. At sa ating patuloy na pagninilay, ito'y laging kwento para sa atin ng pag-asa. Na sa tingin natin kahit gaano tayo makasalanan, kahit marami tayong kasalanan, ang Diyos ay laging naghihintay sa pagbabalik natin. Ang Diyos ay laging nag-aabang ng pagbabalik loob natin sa Kanya. Naghihintay, at kapag nakita niya tayo, hindi niya aantayin na darating tayo sa harapan niya. Pero sasalubungin niya tayo sa gitna ng daan. Kaya maganda po yung imahe ng binigay ni Jesus tungkol sa Ama. Nakita lamang niya sa malayo ang kanyang anak, hindi na niya inintay na dumating sa pinto ng bahay nila yung anak na yon, kundi tumayo siya at patakbo ding lumapit dun sa anak niya. Pagkakita pa lamang niya, tumayo at tumakbo palapit. At ganoon din ang Diyos sa atin. Sa ating pagnanais na magbalik loob sa Kanya, sa ating pananais na tumalikod sa pagkakasala natin, bumalik sa presensya ng Diyos, ang Diyos ay naghihintay para sa atin.
sasalubungin niya tayo sa gitna ng daan. Ahagkan at aakayin pabalik sa Kanya. Ganon ang habag ng Diyos. Ganon ang awa ng Diyos para sa atin. Kaya huwag tayong mahiya na lumapit ulit sa Kanya sa kabila ng pagkakasala natin. Huwag tayong mahiya na lumapit sa Diyos at ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Minsan kasi tayo yung nahihiya sa Diyos. Tayo nahihiya na lumapit sa Diyos dahil ang tingin natin ay ang dumi-dumi natin, ang sama-sama natin. Pero sa mata ng Diyos, sa taong nagdanais na magbalik loob, hindi niya nakikita ang dumi. Para sa atin, ang nakikita ng Diyos, ito yung anak ko na nawala at nagbabalik ulit. That is how God looks at us. Ito yung anak ko na nawala at ngayon ay bumabalik ulit. Namatay dahil sa kasalanan, ngayon bumabalik. At minsan, no, pag bumabalik tayo sa Diyos, marami tayong explaining na ginagawa. Marami tayong paliwanag sa Diyos na, Lord, ginawa ko kasi ito, ganito kasi eh. Pero kung titignan ho ninyo, yung dialogue po nung anak na bumalik at yung ama, after masabi nung anak yung kanyang script, anong sinabi nung ama? Wala naman eh. Inutusan agad niya yung kanyang alipin na bihisan yung anak niya at ipaghanda ng isang piging. God does not need too much of our explanations. God only needs our hearts that is willing to return to Him. God only needs a heart that is willing to let go of sin and go back to Him. At sana po, ito yung ating tahakin bilang mga Kristiyano ho ngayon. Ang pagtahak natin sa daan, ang pagtalikod sa kasalanan, at ang dahan-dahan na pagtugon at pagsunod, at pabalik sa Ama, kung saan natin masusumpungan ang Kanyang awa at biyaya. Ito po yung imbitasyon sa atin sa panahong ito ng Kwaresma, ang pagbabalik loob sa Diyos. Pero yung pagbabalik loob na hindi lang sa panahong ito ng Kwaresma, pero yung totoong pagbabalik loob, totoong may mangyayari at magbabago sa buhay natin, na daladala natin araw-araw, kahit tapos na ang Advent, ang Kwaresma. Ito yung totoong pagbabago na hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi seasonal change, kundi life-changing. Buhay ang nagbabago, buhay natin ay binabago dahil nais nating bumalik sa Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ang talinhaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak, subalit malalim na paraan ang katotohanan ng pagbabagong loob. Ang ating itugon, Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at mga obispo, tuwi na ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na anak, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa atin. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo.
ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagsunod sa utos mo, malulubod akong labis. Di masukat ang galap ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ginanap naming pagdiriwa ngayon, pangyarihan mo ng kaligtasan sa aming iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at nakain kami sa kaloob mong pagkasagip. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin nito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami na adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Father, I have sinned. Help me find my way. Remember not my sin. Just let me hear you say, I forgive you, I love you, you are mine, take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Father, I have turned my back and walked away, dependent on my strength, and let me mind away. I forgive you. I love you, you are mine, take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Father, I have closed my heart to those in need, true only of myself, a victim of my greed. I forgive you, I love you, you are mine, take my hand, go in peace, sin no more.
Abeduan. Father, I have loved, it's loved the word to use. I played so many games, they left me so confused. I forgive you, I love you, you are mine, take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Father, I return, I'm home with you to stay, standing by your door, knowing that you'll stay. I forgive you, I love you, you are mine, take my hand, go in peace, sin no more, beloved one. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ating ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ika-apat at huling Lenten Recollection sa darating na March 5, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Daniel Estacio, Resident Priest, Immaculate Conception Cathedral, Diocese of Pasig, na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 4, Kabataan. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At tagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.